kaibigan, kailan mo seryosohin ang crisis na nangyayari ngayon? Ibigay ko lang kayo ng clue sa mga nangyayari. Napanood niyo yung sa Facebook, yung isang sundalo na umuwi para maghatid lang ng pagkain sa kanyang pamilya. Bumaba siya ng motor, ipinaba sa harapan ng bahay nila yung mga pagkain. Pagkatapos, bumalik siya sa motor niya at kinuha ng pamilya niya yung pagkain. At sa pagitan siguro ng mga dalawa o tatlong dipa, sumenyas lang yung sundalo na niyayakap yung kanyang mga anak at gayon din ang ginawa ng mga anak niya. Diba masakit yun? Kaya kung kayo ay may kapamilya, kapuso o kapatid na isa sa mga frontliners, isama nyo sila sa inyong mga panalangin na sana ingatan sila. Ngayon kung tatanungin nyo ako, eh ikaw nga, Super Say, nandiyan ka pa sa gitna ng kalsada, nag-video ka o nagbablog, hindi ka ba tatakot? Sasagutin ko kayo ng totoo at straight sa mata, hindi ako tatakot dahil takot na takot ako. Nangangamba ako na baka isang araw iuwi ko sa pamilya ko yung virus. Kaya sana sumunod tayo sa panawagan ng gobyerno, ng pamahalaan, pati ng mga barangay at ng mga authorized na mga ahensya ng pamahalaan na nagsasabing manatili tayo sa ating bahay, magsuot ng face mask, hugas ng mga kamay, maligo lagi para sa ating ring sariling kaligtasan niya. Kaya muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Super safe po. Nagpapaalala, stay home, stay safe, save life. Salamat po.